Itong kwentong to ay naranasan ko nung grade 6 ako. Bagong lipat ako sa school. Namatay kasi ang tatay ko. DH naman ang nanay ko sa Hong Kong kaya kinuha ko ng ate ni nanay para sa kanila na tumira. Okay naman ako kila Chang. Mabait siya. Teacher siya pero hindi ako pinipressure mag-aral ng todo. At dahil nga teacher siya, hindi ako nahirapang makipagkaibigan sa school. Kasi sinabihan niya yung mga kaklase ko na maging mabait sa akin kasi mabait naman ako. Hindi ko natanda anong buwan to nangyari basta sigurado ako na third grading na. Katatapos lang kasi ng exam namin tapos si Annaline na seatmate ko, inaya ako na maglaro sa may tabing ilog kasama ng mga kapatid niya. Kaya nagpaalam ako kay Chang. Pagkatapos niya akong bilinan ng 1001 times na sa tabing ilog lang talaga ako, pumayag na siya tapos binigyan niya ako ng pera at binilinan na wag akong tatanggap ng maiinom at makakain sa kahit na sinong lalapit sa amin sa tabing ilog. Tinanong ko siyempre kung bakit. Kako pa, kahit nanay o tatay ni Annaline? Ang sagot ni Chang, kahit na sino wag akong tatanggap kahit na si Annaline mismo. Kinulit ko si Chang. Tapos ayun, nakulitan sa akin at sabi niya, maniwala man ako sa hindi. May hunyango sa ilog at pag nagustuhan nila ang isang tao, kukunin nila yon sa pamamagitan ng pag-aalok ng pagkain o maiinom. Napakamot akong ulo noon tapos sabi ko kay Chang, ayaw mo lang akong payagan eh. Tinatakot mo pa ako. Kaya nabato niya akong eraser tsaka pinaalis na ako. Pero kahit na ganun ang sinabi ko kay Chang, sa murang edad, natutunan ko na kay tatay na sumunod dapat ako sa bilin sa akin kung pakiramdam ko naman na hindi ako mapapahamak. Tsaka binigyan naman ako ng pera ni Chang, di ba? E di bago kami magpunta ni Annaline sa may tabing ilog, bumili na ako ng makakain at maiinom namin. Nilibre ko siya. Naglaro na kami agad pagkalapag namin sa mga bag. Hanggang sa dumating yung dalawang kapatid niya at isang kaibigan nila. Nang mapagod, naupo ako at uminom ng juice. Maya-maya din, tumabi na sila sa akin kaya binigyan ko na silang maiinom at pagkain. Ang hindi lang nanghingi ay yung kaibigan ng dalawang kapatid ni Annaline. Pinilit-pilit ko pa siya. Basta para siyang nahihiya. Tapos nung naubos na namin, balik na kami sa paglalaro. Pero hindi nagtagal dumating yung nanay nila Annaline. Napakunot noo ako noon kasi nawirduhan ako sa bit-bit niya. Yung dahon ng saging, doon nakalagay yung limang burger. Ang bango-bango. Lumapit agad sila Annaline sa kanya at nag-uunahang kumuha. Yung kaibigan naman ng dalawang kapatid niya, nung inalok ng nanay nila, umiling tapos nagtago sa likod ko. Nung ako naman yung inalok, kako, busog pa ako, kila Annaline na lang. Hindi naman ako judgmental pero nahalata ako naman kinala Annaline na hindi sila katulad ko na walang problema sa pagkain at maayos na damit. Kahit naman bata, mahahalata eh. O ako lang? Basta! Ayun na nga, pinipilit pa rin ako ng nanay nila na kumain. Pero ayoko talaga eh. Tapos biglang nagalit. Sinigawan ako na ang arte-arte ko eh katulong lang naman daw ang nanay ko. Umiyak na ako noon tapos dinampot ko na yung bag ko saka tumakbo na paalis. Kaya lang may tumawag sa akin nung nakalayo na ako sa may tabing ilog. Yung kaibigan nung dalawang kapatid ni Annaline. Antayin ko raw siya. Nagpakilala na rin siya sa akin. Siya si Hazel. Paglingon ko sa pinanggalingan namin, paalis na rin sila Annaline, pauwi na sa kanila. Nang makita rin sila ni Hazel at napansin niyang hindi nila kasama ang nanay nila, ang gusto niya sundan namin sila. Kaso umayaw na ako, kako uuwi na ako. Sumunod naman siya sa akin. At habang naglalakad kami, natigilan kaming dalawa. Kasi makakasalubong namin yung nanay at tatay nila Annaline na nagtitinda ng ice cream. Nagkatitigan kami ni Hazel. Saka namin nalapitan yung mag-asawa.
Kinulit namin yung nanay nila Annalyn kung paano siyang nakapunta agad sa palengke. E nasa tabing ilog lang siya kanina. Pero tinitigan lang nila kaming mag-asawa na para kaming tanga. Tapos maya-maya iniskupan kami ng tatay ni Annalyn ng ice cream. Saka pinapauwi na kami. 4 na buwan ang lumipas, 1 linggo bago ang fiesta, napansin ko na tumamlay si Annalyn. Lagi siyang nakatulala, tapos hindi siya makasagot sa recitation. Tapos nung nag-quiz kami, hindi niya natapos. 1 lang ang nasagutan niya. Sa mismong araw ng fiesta, naghihintay na ako sa gate kasi sabi ni Chang, mamamalengke lang siya, tapos pupunta na kaming plaza. Mas nauna nga lang dumating si Hazel na naging close ko na. Pero pagdating ni Chang, sabi niya ihahatid lang namin pauwi si Hazel tapos hindi na kami pupunta ng plaza. Ay Diyos ko, nagmaktol talaga ako. Pero natigil din agad ang pagmamaktol ko nung pagkarating namin sa bahay nila Hazel. Paalis na rin sana ang mama niya para sunduin siya sa amin. Nagkwentuhan sila ni Chang. Kami naman ni Hazel, kunwari, hindi nakikinig. Tapos nagulat kami nung marinig namin sa kwentuhan nila na kaninang umaga lang, nalunod sa may ilog si Annalyn at yung 2 niyang kapatid. Sumakay sila sa balsa na gagamitin sana para sa fiesta. At nung nasa gitna na sila ng ilog, nagkaroon ng maliit na whirlpool at sabay-sabay silang tumalon doon. Maraming nag-attempt na isalba sila, pero sa dami ng mga taong tumutulong, walang nakakita sa 3. Kaya lang paglipas lang ng 1 oras, lumutang na agad ang mga katawan nila. Patay na sila. Nag-react kami ni Hazel nung sabihin ng mama niya na may kinuha na naman yung hunyango sa ilog. Sabay kasi naming naalala yung kakatwang nangyari sa may tabing ilog. Nung marinig nila yung kwento namin, niyakap nila kami ng mahigpit. Hindi na kami umuwi ni Chang. Doon na kami nagstay buong araw kila Hazel. At kwento na nila sa amin yung mga kwento ng lola nila noon. Na totoong may hunyango sa ilog. Ginagaya noon ang mukha ng iba't ibang mga tao para makapagpakain at makakuha ng biktima. Pero hindi nila kinukuha agad, tuwing fiesta lang. Noon-noon daw kasi, yung mga ninuno sa lugar namin, bago dumating yung mga Kastila, nag-aalay na mga alaga nilang hayop sa hunyango 1 beses sa 1 taon. Pasasalamat yun para sa masaganang ani sa bukid at huli sa ilog. Parang yung hunyango ang Diyos o anito nila. Pero nung dumating yung mga Kastila, nawala na yung pag-aalay at nagalit yung hunyango. Sa galit niya, pinatay niya lahat yung mga praile na nakatalaga sa lugar. Hanggang sa yung bagong praile, naniwala sa mga tao. Kaya itinataon niya na tuwing fiesta ng santo ng bayan, magkakaroon din ng pag-aalay sa ilog. Naging okay naman daw ng 1 taon. Pero nung mamatay yung prailing yun, yung sumunod sa kanya, ipinatigil yung pag-aalay sa ilog tuwing fiesta. Tapos para safe siya at yung mga alipores niya, hindi sila nagpupunta sa may ilog. Kaya hindi sila napatay nung hunyango. Pero mula nun, taon-taon na tuwing fiesta, may nalulunod. Pero may mga taga roon na sumusubok na pasikretong mag-alay. Pasikreto kasi galit yung praile sa ganon. Pinapadampot niya yung mga nahuling nag-aalay dati. Pero hindi pa rin tumigil yung mga naniniwala sa hunyango. Sabi ni Chang, yung pinakahuling matandang naniniwala sa hunyango, dinala na ng mga anak niya sa Amerika. Wala tuloy nakapag-alay ng taong yun. Kaya nakuha sila Annalyn. Ayoko naman talagang maniwala Pero mula nung malunod sila Annalyn, bumuo sila tita ng grupo at ineschedule nila bawat membro kung sino mag-aalay ng hayop sa ganitong taon. At mula nun, wala nang nalunod. Tapos 2018, nag-migrate na sila Hazel sa Australia. At 2019, sumakabilang buhay na si Chang.
Eh, siya na lang yung natira sa grupong binuo nila. At noong 2020, may nalunod na naman. Ganoon din noong 2021 at 2022. At ngayong 2023, dahil pareho kaming magbabakasyon ni Hazel sa Pilipinas, ang gusto niya, kami na lang yung mag-alay. Umaasa kasi siyang walang malulunod sa fiesta pag ginawa namin yun. Pero natatakot kasi ako eh. Hindi ko alam kung kakayanin ko ulit na makita yung hunyango na gamit ang mukha ng tatay ko.